tumatawag. Sabi ko na, may tatawag eh. May phone call. Sagutin mo yan. Baka ikaw na naman yan. Hala? Apo. Gulo mo! O, oh, eto may problema eh. Problema oh, nagkakatanduanes. Ang pangalan, Daisy Abanilla. Abanilla. Oh, ang problema yun tungkol sa tatay niya. Sabi niya, ang ama ko po ay nagkaroon ng ibang pamilya habang nasa Kingdom of Saudi Arabia siya. Okay. Ikinasal din po sila ng mistress niya. Mm-hmm. Nang mapunta po ng Canada yung mistress niya, ay pinitisyon silang kasama ang kapatid ko sa ama. Kung makakakuha po ba ako ng copy ng marriage contract nila, ay maaari po ba silang ma-deport pabalik dito sa Pilipinas? Hindi. Kailangan, unang-una, kailangan malaman kung may treaty agreement with Canada on deportation. Yun. Oo, nga. Pangalawa, kailangan, kung may, kailangan may kaso na i-file, i-file dito. No? Anong kaso nun? Hindi. Pero ang problema dito, ang dapat yung mag-file ng adultery yung nanay. Concubinate. Yung nanay at hindi siya. Asawa. At hindi siya. Hindi yung anak. Hindi yung anak. So, sa tanong niya, hindi niya mapapadeport. Hindi. Pero pwede siya manghingi ng sustento. Pwede siya humingi ng sustento. Ang problema, paano i-enforce? Yun lang. Kasi ang kailangan, kailangan i-file niya sa Canada yon. Kasi ang Philippine courts, walang jurisdiction to sa Canada. So, paano yun? Kung hindi mapapile mo, kung malabo mo yan. Malabo yun. Pupunta siya ng Canada. Malabo. Kailangan siya pumunta sa Canada. Forever. So, yun pala yung mahirap yan. Taga San Pablo Laguna, di ba? Taga San Pablo si Edmund Suarez. Oo. Nag-message sa akin, kaya lang, ano eh. Ang pangalang itatabo yan eh. Akala ko sa telepono, akala ko sa telepono na naman eh. My foreign employer is threatening me that he will file a fraudulent and conning lawsuit for a $3,900 amount. Ayan pala, nasa USA siya ngayon. Uh-huh. Wala kaming contract sa work except nag-usap kami through chat. Legal ba yung ginagawa niya sa akin? If legal, ano po ang kontra-demanda ko? Well, unang-una, kung magpa-file siya ng kaso laban sa kanya, walang jurisdiction ng US court sa Pilipinas rin. Parehas naman. No, parehas rin. So, walang ma-enforce. Wala yata ang kontrata, nag-usap, nag-chat lang. Pwede bang yung thread ng chat nila, evidence ba yun? Well, kung na-picturean, pwede. Mm-hmm. It can be used as evidence. Pero the thing there is, in order to have due process, kailangan bigyan ng pagkakataon yung employee na sumagot, di ba? Muna, kung magpa-file siya ng kaso, employee naman din nandito. Foreign, foreign. So pupunta din siya ng Amerika? Ay, hindi. Kung pupunta siya ng Amerika, di baka bigyan siya ng sabina. Baka doon pa siya madisikahan. Didemanda siya ng foreign employer, dapat doon. Doon. Ay, kung pupunta dito. Pupunta dito, pwedeng dito. Pwede siyang demanda dito. No? Ngayon, ano yung kontra-demanda? Mas maganda i-demanda na siya doon para makaprocess yung visa niya. Kung makapunta siya sa Amerika, ano yung sabi ko? Pagdating niya doon, ano mangyayari sa kanya doon? Process mo yung visa ko, pupunta ako dyan. Kulong. Ano yung kontra-demanda? Ano bang ano lang? Wala naman. Hindi, may kaso, pera nga yung involved. Hindi naman makukulong yan. Talk to attorney Corky. Hindi ka makukulong. Pero technically, hindi rin magpo-prosper itong kaso na to, Kong. Hindi. Kasi, kailangan bigyan ng due process rin. Yung sa court sa US, sasabihin yan na paano natin isa-serve yung summons na sa Pilipinas. Layo. Tsaka yung chat-chat nga, hindi kumbaga yung legality, titingnan pa kung meron pa talagang bearing yung pag-uusap na yan. Pero kung na-picture yan, evidence yan. Pwede na pala. Pwede gamitin evidence. $3,900. Ano ba yun? Malaki-laking pera yun, ha? Convert mo nga. 200 plus. Ngayon, yung contra-demanda is pwede niyang sabihin, no, ang question niya muna, meron ba siyang tinanggap na 3-9? Yes. Hindi mahirap patunayan. Sa bagay, yung mga resibo, may tinanggap. Kung may tinanggap at wala siyang ginawang trabaho, may problema siya. Kailangan may sabit siya doon. Kaya baka nagalit nga yung Amerikano. So, yung foreign employer, dito lang sa Pilipinas niya pwedeng i-file yung kaso. Dito. Okay.